Hindi lang away o gulo, pati pagkakasibak sa trabaho, pwede mong abutin kapag nagpadalos-dalos ka sa iyong ipinupost sa Facebook, Twitter at iba pang social media sites. Kaya ang muli namin pong paalala, think before you click. My report, si Tina Panganiban Perez. There is no game fixing in the PBA. It was not my intention to bring the name of the PBA into all of this. My frustrations got the best of me. Dahil sa bugso ng kanyang damdamin sa Twitter, hindi lang banned sa isang conference ng Philippine Basketball Association ang basketbolistang si Don Aliado, pinagmumulta rin siya ng kalahating milyong piso. Ang information officer na si Maynardo Valdez naman ng Philippine Information Agency na si Bak matapos di umano yung mag-awol sa trabaho. Nag-absent daw nang hindi nagpapaalam si Valdez, isinara ang opisina ng PIA sa Nueva Ecija at binalewala raw ang mga text message sa tawag ng kanyang boss para di umano'y dumalo sa kanyang high school reunion sa Boracay. Ang mga litrato ng reunion sa Facebook ang ginamit na ebidensya laban sa kanya. Marami na ang napahamak dahil sa mga post nila sa internet. Kaya anuman ang edad, trabaho o estado sa buhay, kailangan munang mag-think before you click. May mga benefits yung social media, pero at the same time, dapat pag-ingatan natin yung responsibility natin sa kanya. So dapat think before you click. Kung hindi nyo po kayang sabihin sa personal, huwag nyo nang i-post sa Facebook at sa Twitter. Dahil sa social media, mahirap na raw nating ihiwalay ang personal nating buhay sa profesional. Lalo pat may mga follower tayo sa Twitter o friends sa Facebook na mga katrabaho. Sakaling may di pagkakaunawaan sa opisina, mas mabuti raw na harapang kausapin ng katrabaho kaysa ilabas ang galit sa internet. Pag nakapublic na po yun, hindi maganda. Mahirap bawiin. At the same time, nakakasakit tayo ng feelings. We can even be accused of libel sometimes. Dapat lagi po natin pinag-iisipan yung posibleng maging consequences ng mga pinapost natin. Tandaan, ang lahat ng inyong ipopost sa internet dapat totoo, tama at patas. Ito rin ang tandaan kapag may ire-retweet. Huwag mag-post ng tungkol sa kahit ano sa social media na hindi mo gagawin sa publiko. Tandaan na ang bawat i-upload mo sa internet ay pwedeng i-share o ipakalat ng ibang tao. Huwag nang pansinin na patula ng mga komento at tweet na pagsisimula ng mga away. Kapag nagkamali sa inyong pinost, aminin ito at burahin o itama. Kung kinakailangan, mag-sorry. At huwag gumawa ng kahit anong hindi maganda. Gaya nga ng sabi ng isa naming nakausap, think before you click. Isipin mo muna kung may matatamaan yung post mo or magbabackfire sa'yo. Kasi social networking sites naman are meant to connect people, not to harm each other or maybe, think before you click. Tina Panganiban Perez, GMA News.